more you are good to tell. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa isang kontrabida sa pelikula na may bigoting mahaba at may malabang pirang tawa? Nahinangaan natin noon at minsan pa nga ay nayayamot tayo sa kanya sa tuwing inaapi niya ang mga bida sa palabas. Yan ay walang iba kundi si Romy Diaz na tinaguri ang Judas ng pelikulang Pilipino. Halina't alamin kung paano nga ba siya naging artista at pag-uusapan din natin kung gaano siya kahusay sa paglalaro ng basketball. At pagkatapos ng ilang dekada na pamamayagpag niya sa pinilakang tabing, ay bakit ba siya biglang nawala? Ano nga ba ang naging sakit na naging sanhi ng kanyang pagpanaw? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Jose Romeo Bustillos Diaz, o mas nakilala sa pangalang Romy Diaz, ay pinanganak noong November 28, 1940 sa Arayat, Pampanga. Ang kanyang mga magulang ay sina Maria Bustillos at Silvino Diaz na isang Mexican-American. Walo silang magkakapatid. Si Romy ang nakababatang kapatid ng binansagang hari ng kontrabida sa pelikula na si Paquito Diaz, na ama naman ng isa ring kilalang artista na sina Joko at Cheska Diaz. Ang hindi naman alam ng karamihan ay bago pa man sumikat si Romy at kuya nitong si Paquito, ay nauna na silang nakilala bilang isang magagaling na manlalaro ng basketball. Parehas na may ibubuga ang magkapatid sa larangan ng bola. Ngunit mas umangat at nakilala si Romy Diaz sa loob ng hard court dahil sa mga nagawa nitong record sa mga sinalihang liga. Taong 1960 ay nang maglaro siya bilang varsity sa FEU Tamaraw, at tinalo nga nila ang defending champion sa UST. At ang isa pang hinangaan sa kanya ay na makagawa siya ng 40 puntos sa isang laro, dahil ito ang pinakamataas na puntos na nagawa ng isang mahusay na manlalaro sa buong season noong panahon na yon. Hindi pa rito nagtatapos ang nakakabilib na ipinamalas si Romy Diaz sa larangan ng basketball, dahil noong sumunod na season ay nilagpasan niya pa ang dati niyang record dahil nakagawa naman siya ng 44 puntos sa isang laro. Marami ang humanga at talagang tinitingala ang magkapatid na Diaz sa larangan ng basketball. Unang nagkaroon ng interes ang kanyang kuya na si Paquito para pasukin ang mundo ng showbiz sa pamamagitan ng isang producer at direktor na si Sergio Santiago, na noon ay kasama nila sa kanilang koponan. Dahil sa natural niyang pag-arte ay kaagad itong napansin ng mga direktor at producer. Kaya naman tuluyan na niyang iniwan ang pagbabasketball upang mag-focus sa kanyang bagong karera bilang artista. At dito na dinagpa siya si Romy na sundan ng yapak ng kanyang kuya. Hindi naman ito nagkamali sa kanyang desisyon na pasukin ang mundo ng showbiz, dahil hindi naging mahirap sa kanya ang role na ginagampanan sa bawat eksena na ibinigay sa kanya. Sa katunayan ay nakahanap kaagad siya ng estilo sa kanyang pag-arte, na kung saan ay lalong maiinis ang mga manunood sa kanya. Nagpahaba na din ito ng buhok at bigote para naman bumagay ito sa kanyang gagampanang palabas. Kung mapapansin ninyo, dala ni Romy Diaz ang kagandahang lalaki. At dahil nga sa matipuno at malakontrabida nitong itsura, ay mabilis itong napili bilang artista. At binigyan naman kaagad ng kauna-unahan niyang role sa pelikulang Kid Brother noong 1968, na kung saan ay nakasama niya ang kanyang kapatid na si Paquito. Ganon din ang kanyang kaibigan na si Joseph Estrada. Di naglaon ay unti-unti nang iniwan ni Romy Diaz ang kanyang karera sa basketball. Dahil sa ipinamalas na husay nito ay naging kaliwat kanan ang kanyang naging proyekto. At minsan pa nga ay gumaganap din siya bilang isang komedyante at isang sidekick ng bida. Pero mas nangibabaw ang galing niya sa pagiging isang kontrabida sa pelikula. Naging trademark niya ang kanyang paghalakhak at sasabayan niya pa ito ng mga mata na nanlilisik. More you are good girl. Ilan pa sa kanyang mga linya na tumatak sa mga Pilipino, gaya ng mga katagang, "Masyado ng marami ang nalalaman mo, bata." At idagdag pa natin ang linyahang, "Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, bata." Kaya naman magpahanggang ngayon ay talagang marami ang gustong gumaya sa kanya. Labis na hinangaan ang pag-arte ni Romy Diaz at binansagan siyang
Hudas ng pelikulang Pilipino dahil siya din ang gumaganap na Hudas sa mga palabas tuwing mahal na araw. Bagay na bagay talaga kay Romy ang pagiging kontrabida na kung saan ay mayroon nitong malaking boses, makapal na bigote, kulot na buhok at ang kanyang halakhak na maladrakula na talaga namang mapapaniwala at madadala ang manunood. Minsan nga ay mainis ka na talaga sa kanya sa tuwing aapihin niya ang bida sa palabas. Pero syempre, yun naman ay acting lang niya. At hindi naman talaga magiging maganda ang isang action movies kung wala ang mga kontrabida gaya ni Romy Diaz. Dahil hindi lulutang ang galing ng bida pagka walang aapi sa kanila. Ang kanyang masamang karakter sa palabas na kung saan ay nakilala natin siya ay kapaligtaran naman ito ng ugali niya sa tunay na buhay dahil siya ay isang mabuting tao, masayahin at palabiro. Dahil sa tuwing may manunood sa kanilang taping na mga fans ay nakikipagkwentuhan pa ito. Nagkasunod-sunod ang kanyang mga proyekto sa showbiz na kung saan ay naging kaibigan niya si FPJ at nakasama si Romy Diaz sa mga pelikula nito gaya ng Ang Probinsyano noong 1997, Partners noong 2003 at napakarami pang iba. Nagpatuloy ang pagsikat ni Romy hanggang sa makagawa ito ng mahigit 100 pelikula simula noong 1960 hanggang dekada 90. At ilan pa nga sa mga ito ay Ang Buhay ng Manika, Bato sa Buhangin, Ang Maestro, Anak ng Tulisan, Manila Boy at kung ano-ano pa. Tunay nga malaki ang kanyang naiambag sa pelikulang Pilipino at malaki rin ang naitulong sa mga bidang artista. Ngunit sa kabila ng pamamayagpag niya sa mahabang panahon sa mundo ng showbiz, sa pagpasok ng taong 2000 ay tila hindi na siya nasisilayan sa telebisyon. Dahil lang hindi alam ng marami ay may mabigat na palang pinagdaraanan si Romy Diaz sa kanyang kalusugan dahil siya ay na-diagnose na mayroong cancer sa dila. Hindi kaagad dito lumabas sa mga pahayagan dahil talaga namang ang laki ng ibinaba ng kanyang timbang na malayong malayo na sa dating makisig at matipuno na si Romy Diaz. Hindi naman siya pinabayaan ng kanyang kaibigan at kumpare na sina FPJ at Erap. Subalit noong May 10, 2005 ay marami ang nagulat nang mabalita na si Romy Diaz ay sumakabilang buhay na. Inihimlay ang kanyang labi sa Eternal Garden sa Caloocan City at pumanaw ito sa edad na 64. Dahil sa kakaibang husay na ipinamala si Romy Diaz ay magsisilbing alaala ang kanyang mga pelikula na siyang tatatak sa mga taong manonood. Ang paksa natin ngayon ay hindi lamang basta video. Ito ay paggunita sa hinangaan nating personalidad na sa ngayon ay unti-unti nang nababaon sa limot. Ito na rin ang paraan upang sila ay makilala ng bagong henerasyon. Salamat po sa panonood.